Dear Lady Love TV. Poor Wife of a Womanizer. Tunghaya na po natin ang 21st bahagi. He is your brother? So bad. I didn't see his face. Naiiling na sabi niya. I understand him and he's right. Dagdag niya pa. Papasok ka ba bukas? Pag-iba ko ng usapan. Yup, matulog na tayo. Maaga pa tayo bukas. Ha? Saan tayo pupunta? Inalis ko ang pagkakayakap sa kanya at umayos ako ng higa. Ilagay ko sa gitna namin ni Ram si Cloudy sa school. Bakit hindi ka ba papasok? Hindi mo ba kaya? He faced me then he put his hands on top of my hands na nakayakap kay Cloudy. Oo, papasok ako. Okay na naman ako. Isa pang may program tomorrow. Marami akong gagawin. Sabi ko at nilingon ko siya. Don't tire yourself too much, ha? Don't work too much. He's worried too much, too. Hinahaplos niya yung kamay ko na hawak niya. Baka magkasakit ka ulit. Dagdag niya pa. Okay lang ako, sagot ko. He moved closer to me then he wrapped his arms around my waist. Tapos inilipat niya pa sa gilid ko si Cloudy. Hug your baby, he whispered to my ears and I faced him. He's grinning ear to ear. What? I can't believe what he said. Sabi ko, harap ka sa kaliwa at yakapin mo yung baby mo. He explained simply. Baby ko? I frowned. Yup, cause it's just me. Siniksik niya sa leeg ko yung mukha niya. Ano ba? Kung ano-ano na naman lumalabas sa bibig mo. Tinalikuran ko siya at niyakap ko na si Cloudy. Gusto mo naman? He whispered. Kaya siniko ko siya. Magtigil ka nga. He chuckled and kissed my hair. Ito na naman. Hindi mabiro. Pero yung totoo, lagi mo ba katabi to? He asked. Oo, bakit? Sagot ko. Ano naman kung katabi ko si Cloudy? I'm jealous. Ha? Huh? Sagot ko at napaharap sa kanya. He said he's jealous to this teddy. I'm jealous. Buti pa yan nakakatabi mo at niyayakap sa pagtulog. Eh ako, walang kayakap at katabi. He said directly. Eh di magdala ka ng babae sa kondo mo. Tinula ko siya palayo sa akin. Anong gusto niyang sabihin? Sabi mo yan ha. Huwag ka magagalit kapag may kasama akong babae sa kama. Bakit naman ako magagalit? Wala naman akong pakialam kung anong gagawin mo. Umalis ka na nga. Nakakapag-init ka ng ulo. Naupo ako sa kama tapos tinula ko siya. Nakakainis. Iniisip ko pa lang na may kasama siyang ibang babae sa kama na iinis na ako. I don't know why. Siguro dahil naiisip ko na ginawa nila ang mga ginagawa namin o higit pa sa ginagawa namin kapag magkasama kami. Kita mo to. Sinabi mo pa lang, hindi ko pa ginagawa, naiinis ka na agad. Hinila niya ako pahiga sa tabi niya. Huwag ka nang magalit. Hindi ko yung gagawin. Gusto kong may kayakap at katabi sa pagtulog, ikaw lang yon. I must kidnap you here then bring to my place. His words make me feel better. Yung nagliparan lahat ng inis ko. He hugged me tightly. Hindi ka pa inaantok? Tanong niya. Hindi ko siya sinagot. Hey! Cut, got your tongue. Tinignan ko lang siya. Galit ka? Tanong niya ulit. Ay, ang kulit. Hindi ba obvious na hindi pa ako inaantok? Ha? Hindi ba obvious na hindi ako galit? Hindi ba obvious na ayaw kong sumagot maski alam naman niya yung sagot? Sarah, huwag ka namang ganyan oh. Mababaliw ako kapag hindi mo ako hinikibo. Talk to me, sabi niya pa. Ram, mahal mo ba si Vina? Ewan ko ba kung bakit yun ang lumabas sa bibig ko. Sarah, ano bang klaseng tanong yan? Ang daming Vina sa mundo. Umupo siya sa bed and I lean on the headboard. It's just a yes or a no. Don't mind me. I understand. Sabi ko, tumalikod na. Gusto ko nang matulog. Ayaw ko nang marinig ang sasabihin niya. Siguro nga mahal niya pa si Vina, kaya gano'n na lang siya sa akin. Galit kahit na wala naman akong ginawa sa kanya. Si Ram, gano'n rin nagawa niya. Nagawa niya pa akong pagpantaan ng dahil lang sa kanya. I guess they love each other, really. At dahil kasal kami, hindi sila pwedeng magsama. Naramdaman kong umalis siya sa pagkakaupo sa kama. Siguro uuwi na siya. Okay lang naman kung umalis na siya. I guess he still loves Vina. I smiled bitterly. Nagising ako nang makaramdaman ko ng gutom. Minulat ko ang mata ko. Bakit ang dilim? As in wala akong makita. Brown out ba? Hindi naman ako matutulog na nakapatay ang ilaw.
pati yung lampshade nakapatay. Naiiyak na ako. Wala akong kasama and for sure tulog pa sila manang. Umupo ako. At teka, bakit may kamay? Tumingin ako sa right side ko. Wala talaga ako makita. Tapos sinawakan ko yung kamay. Kiram ba to? Di ba umuwi na siya kagabi? Lumapit ako sa kanya tapos niyugyug ko siya. Ram? Please naman, gumising ka. Ram? Tawag ko ulit sa kanya. Bakit pa ayaw niyang gumising? Natatakot ako. Hindi ko mapigil ang hindi umiyak. Takot talaga ako sa dilim. Ram? Niyugyug ko ulit siya. Please wake up. I'm scared, Ram. He responded and he moved. Hinawakan ko siya ng mahigpit sa braso niya. Baka, iwan niya kasi ako. Naramdaman ko ang umupo siya sa tabi ko. Binuksan niya yung lampshade kaya medyo naaninag ko yung room ko. Pinunas ko yung luha ko. Hey, why are you crying? He asked me in a sleepy tone while caressing my cheek. Ubuksan mo ang ilaw. Sabi ko habang inaayos ko yung sarili ko. Hinawi niya yung mukha ko tapos pinaharap niya ako sa kanya. Bakit? Bakit ka naiiyak dyan? He said and he's worried. Ang dilim. Diretso kong sagot. Ha? Lagi naman tayong natutulog ng patay lahat ng ilaw ah. Nung nasa kondo ko, bakit ngayon parang takot na takot ka? Andito naman ako. Tahan na. Lagi? Eh, hindi ko nga alam na pinapatay niya lahat ng ilaw nang may kasama kami sa kondo niya. Eh hindi ako sanay. Tapos wala ako makita. Ang dilim sobra. Mas madilim pa nga rito ang kwarto ko. Hindi ko alam na pinapatay mo lahat ng ilaw. At hindi rin ako nagigising ng midnight. Kinuha niya ang phone niya sa table. Let's sleep again. It's just 3:19 a.m. Sabi niya at binalik sa bedside table yung phone niya. Dumapa siya sa kama while wrapped his arms around my stomach at hinaplos-haplos niya. Ano ba? Sabi na buksan mo ang ilaw eh. Huwag na. Tulog na lang ulit tayo. He answered. Ram naman eh. Sige na please. I pouted kahit alam ko na hindi niya nakikita. Oo na. Magtigil ka lang. Padabog siyang bumangon tapos nakahawak ako sa braso niya. Bitawan mo na ako. Ubuksan ko ng ilaw. Naiinis niyang sabi. Sama ako. Ano? Ang lapit-lapit, sasama ka pa? Gusto mo ikaw na lang magbukas. Tapos ginulo niya yung buhok niya. Sige na. Buksan mo na please. Promise, hindi na kita aabalahin sa pagtulog mo. Sarah, kanina mo pa naaabala yung tulog ko. Sorry. Sige, ganito na lang. Gagawin ko lahat ng gusto mo basta buksan mo na ang ilaw. Sabi mo yan ha? He wrapped his arms around my waist then pumunta na ang kamay niya sa switch. Huminga ako ng malalim na lumiwalag na sa buong paligid. Binitawan ko na siya. Sige na, tulog ka na ulit. Sorry sa pang-abala. Sabi ko at nginitian ko siya bago ako lumapit sa drawer ko para kunin yung flashlight. Tulog pa sila manang at malamang nakapatay pa lahat ng ilaw sa baba at ang dilim. Bubuksan ko na yung pinto nang biglang. Ram, pabulong kong tawag sa kanya. Bakit nawala ang ilaw? Natataranta kong binuksan ang flashlight. Tapos hinahanap ko si Ram. He's standing in front of me, half naked. Where are you going, ha? He asked irritatedly. Turn it on, sabi ko. Saan ka ba pupunta, ha? Tanong niya. Hindi ko siya sinagot. Naglakad ako papunta sa switch pero naunahan niya ako at naikulong sa kanyang bisig. Ram, sabi ko nang pagalit sa kanya kasi naman nagugutom na talaga ako. He grabbed me closer to him. Buksan mo na please, I said and he smirked and he kissed me on my shoulder. Where are you going, ha? First. He's kissing my shoulder twice before he looked at me and I can feel his breath on my neck bago ko naramdaman ang kanyang labi na nakalapat sa aking mga labi. His kisses traveling down to my neck, back to my lips, and I can feel his hands caressing my body. Nagising ako nang nasisilaw na ako sa araw na makaupo sa kama. Kaagad ako napasilip sa kumot. Nakita kong wala akong saplot. Nakita ko ang mga damit ko na nagkalat sa sahig malapit sa may pinto. Kaya kaagad akong bumangon pero kaagad rin ako napabalik sa pagkakaupo sa kama. Namasagi ko na masakit ang napapagitnaan ng aking hita. Oh my God, ano ginawa mo sa akin, Ram? Nagugutom na ako. I said to myself and I pouted. Hindi ba kita nabusog kagabi? Napatingin ako sa kanya na kagagaling lang sa banyo. Nagpupunas ng kanyang buhok dahil bagong ligo. Sinamaan ko siya ng tingin. Lumapit siya sa akin at tumukwang para halikan ako. Ram, ano ba? Kamanya ka na naman kay aga-aga. Nakakabadrip ka na. Ang aga-aga iniinis mo ako. Kiniluka siya. He just chuckled. Ilang araw pa lang kitang hindi nakakatabi sa pagtulog. Ang sikip mo na ulit.
Hinawi niya ang strand ng buhok ko at kaagad na dumukwang para halikan ako. Hinawakan niya yung batok ko at mas lalong dinidiin ang paghalik niya. I moan when he rolled. That makes me place on top of him. Heard to my beautiful wife. Nagulat ako kasi nasa harap ko na pala siya. Inirapan ko siya kasi naman nanakawan niya naman ako ng halik at hindi lang siya nakaisa sa akin. Huwag mo na akong isipin, nasa harapan mo na ako. He kissed the tip of my nose. Tinampal ko siya ng mahina sa shoulder niya. Ang hangin lang sa umaga, nakaka-fresh. Weird. Nako, for today's video, weird kami. Pareho. Meant to be talaga. Erase, erase, erase. Hina ka pa ha? Bakit ganyan ka? Para kasing kakaiba siya. Ewan, hindi ko alam kung anong kakaiba sa kanya. Magdamit ka nga, pwede. Pagmamataray ko sa kanya, siguro yun ang kakaiba. Kunin mo sa taas, pwede? He pouted while puppy eyes. Ako pa talagang inutusan mo. Kaya mo naman ha. Umalis na ako sa harapan niya at naupo na tapos kumuha ako ng bread. Pasalamat siya at tinawag niya ako ng beautiful. Then may pakiusap ang pagkakautos niya. Oo na, kukunin na. Inirapan ko siya at tumayo na ako. I saw his smirk and wink at me. Gosh, don't do that again. That makes my heart pump and fly out the butterfly in my stomach. Umakyat na ako, then nagtungo na ako sa bathroom. And I saw his clothes. Nakasabit. Kinuha ko yung shirt niya na nakahanger. Mukhang nilabhan. I smell his shirt and it smells new. I mean, it's fresh from the washing. Pero nandoon pa yung amoy niya. Ang bango. Pagkababa ko, nakita ko siya na naglalagay ng hot water sa glass. He's hot. Ay, huwag mo siyang sasabihan sa kanya. Baka lumaki ang ulo niya. Oh no, eto na. Kunyari galit kong iniabot. Eto sa kanya. Thanks. Sabi niya habang nakafocus lang sa ginagawa niya. Napatingin ako sa mesa. May nakita akong cup noodles. Ano yan? Tinuro ko yung cup noodles. Tapos tumingin siya sa akin at binaba yung heater. Tapos kinuha na sa akin yung shirt niya. Cup noodles. Hindi naman pwede na bread lang kakainin mo. Dapat mainitan yung tiyan mo. So I prepare hot chocolate and cup noodles for you. He said and he take his shirt on. Wow, this is the first time you made the food for me. Lagi ka kasing pa-deliver eh. I smile and he come closer to me and hug me. Yeah, gusto ko sana magpa-deliver kaso gutom ka na. Kaya eto na lang muna. So, baby, eat up. Baby, hindi ako makapaniwala na tanong ko sa kanya. Ano ba talaga nangyari sa kanya? He's calling me in a different endearment. Ang weird. Sagot niya habang tumatango. Yes, baby. Sige na. Kain ka na, baka lumabig. Sayang naman yung effort ko. Napakamot pa siya sa ulo tapos pinaghila niya pa ako ng upuan. Then pinaupo niya ako tapos nilagay niya sa tapat ko yung cup noodles. Then he removed the cover. He mixed the noodles. Eat up, sabi niya at umupo sa kaharap ko. Ikaw, hindi ka kakain? I asked him and he shook his head twice, sign that he won't. I'm okay with it. He raised the cup of the coffee at uminom siya. I started eating. Napansin ko na parang may nakatingin sa akin. Kaya napatingin ako sa kanya. His gaze into me. I stopped chewing. Kinapa ko ang mukha ko baka kasi may dumi. May dumi ba ako sa mukha? Parang nagulat siya nang magsalita ako. He shook his head twice again. But he still stared at me at naiilang ako. Gusto mo? Tanong ko sa kanya at inilapit ko yung spoon sa kanya na may lamang noodles. Umiling siya at sumandal sa upuan. I pouted at sinubo ko na sa sarili ko yung noodles. Susubuan na, ayaw pa. Pakipot lang, kakainis. Sarah, tawag niya sa akin at tiningnan ko lang siya at pinagpatuloy ko pa ang pagkain. Kailan mo ba ako sasagutin? Nanlaki ang mata ko sa tanong niya. Ano ba yun? Ano bang nararamdaman mo sa akin? Do you love me, Sarah? He added. Do I need to answer your question? I raised my eyebrows to him. Well, that question is too personal. Why not? It's just a yes or a no. Sumandal siya. Sa kinauupuan niya habang nakatitig sa akin, nakakatingin na rin sa kanyang mga mata. Do I need to answer him right away? Kailangan ko pa ba talaga siyang sagutin? I mean, we're already married. Asawa niya na ako at hindi niya na kailangan tanungin ang mga tanong na ganyan. Fine. Whatever your answer is, ibabahay pa rin kita. He added that made me feel and look at him. Gusto ko makita yung sagot sa tanong na nasa isip. Dahil sa sinabi niya, ngunit wala akong ibang nakita kundi ang isang seryosong aura na walang emosyon. What if I do?
Nauutal kong sabi, habang napakagatlabi ako na makita kong kumunot ang kanyang noo. Do what? Napalunok ako nang marinig ko ang tanong niya. Do I need to confess that I love him? Magawa na nga kayang ipagtapat ni Sarah ang tunay niyang nararamdaman para sa lalaking palagi niyang kasama at itinuturing na rin niyang asawa. Yan ang ating aalamin sa pagpapatuloy ng ating kwento bukas sa ganito ring oras. Shout out sa lahat nating masugid na tulisubaybay. Maraming maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsama sa amin sa kwentong ito. Hanggang sa muli, mag-ingat po tayong lahat.